Kasalukuyan lang ipinatutupad ng Maynilad Water Services Incorporated ang kanilang alternating pressure management para sa konserbasyon ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Sa paliwanag sa DZRH ni Jennifer Rufo, Corporate Communications Head ng Maynilad, hindi lamang sa iisang lugar ginagawa ang pagbabawas ng pressure ng tubig. Yes sir, ginagawa na po natin siya dahil syempre nakikita rin po natin na pag bumibilis po yung pagbaba ng antas ng tubig sa hanggatan, we have to do whatever means we have para po ma-retain po ito at maitawid natin yung panahon ng tag-init. Dagdag pa rito, sinabi ni Rufo na sinisikap ng Maynilad na hindi ito humantong sa service interruption dahil sa limitadong supply ng tubig. Samantala, ayon naman kay Sonia Serrano, isang hydrologist mula sa PAGASA, kasalukuyan pang nasa maayos na kalagayan ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng patuloy na pagbaba nito. Pero kung hindi anya magkakaroon ng ulan bago matapos ang buwan ng Abril, bababa na sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nasa below operating, minimum operating level po tayo. So delikado na pag hindi pa umulan? Oo po, kailangan natin umulan. Mm-hmm. Kailangan umulan na bago mag-April at 30. Kaya po kinakailangan po magtipid-tipid na tayo sa tubig sa ngayon pa lang. Kasabay ng mga hakbang ng Maynilad at PAGASA para matiyak na sasapat ang supply ng tubig, patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit ng tubig ngayong tag-init. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino.